dalawang bagay na dapat hindi nating gawin sa ating mga kaaway. What are these two things that we should never do to our enemies? Number one, do not stop saying the mistakes of your enemies. Huwag kang titigil sa pagsasalita at pagpuna sa mali ng iyong kaaway. Bakit po nagagalit ang mga Pariseo at Eskriba sa ating Panginoon? Dahil napupuna, napapansin, nakikita yung mali na kanilang ginagawa. Do not stop saying the mistakes of others, even if it will hurt their feelings. Why? Because if you keep quiet in the wrongdoings of others, they may think it is all right. Pag nanatili ka kasing tahimik, hindi mo pinapansin at hindi mo pinagsasabihan yung gumagawa ng mali, baka akalain niya tama yung kanyang ginagawa. Kung may nakikita tayong mali, kailangan nating sabihin. Kung gusto po natin ng tahimik na buhay, tayo ay manahimik. If you want a quiet life, keep quiet. But being quiet, does that mean it is a peaceful life? Hindi ibig sabihin tahimik ang lahat. Ito ay payapa at mabuting buhay. Ang magnanakaw, tahimik, nagnanakaw. Ang nagdra-drugs, tahimik pag gumagamit ng droga. Ang may kabit, ang nakikipag-premarital sex sa jowa, tahimik, walang imik, walang nakakaalam. Hindi ibig sabihin tahimik, mabuti na. Hindi ibig sabihin tahimik, payapa na ang lahat. Do not keep quiet. If we see something wrong, say it, take notice, correct it. Ito ang hindi ginawa ng ating Panginoon. Hindi siya tumigil sa pagpuna, pagsasalita sa mali na ginagawa ng kanyang mga kaaway. It is our duty to speak out against evil. Responsibilidad natin ang mamuna at magsalita pag meron ng masama at mali na nangyayari sa iba. Pangalawa, huwag po tayong magdarasal para sa kasamaan at kasiraan ng ating mga kaaway. The second thing that we should not do to our enemies is to desire their destruction, is to desire their fall. Do not pray for the misfortune of your enemies. Huwag na huwag nating gagawin yon. Kahit na masamang masama ang ating loob sa ating mga kaaway, huwag po natin tularan yung ginawa ng mga Pariseo, Eskriba kay Jesus. Dahil nasaktan sila, gusto nila maghiganti. Do not become like the Pharisees and the scribes who desire to destroy Jesus. Be like Jesus. Kahit nakaaway niya ang mga Pariseo at Eskriba, hindi niya ninais na sila ay mamatay. Hindi ninais ni Jesus na ang kanyang mga kaaway ay malasin o masaktan. Mahal niya ang mga kaaway niya. Mahal? Paano niya mahal ang mga kaaway niya? Tingnan niyo po, hindi siya tumigil sa pagtuturo sa kanila. Kasi kung talagang ayaw niya ang mga taong ito, dapat hindi niya sila papansinin. Patuloy pa rin siya sa pakikipag-usap, patuloy pa rin siya sa pagtuturo sa kanila. Jesus loved them. How? Because Jesus continued to talk to them, to teach them. Ano po ang kabaliktaran ng pagmamahal? Pagkamuhi? Hindi. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay yung wala kang pakialam. The opposite of love is not hate. It is indifference. Yung hindi pagpansin. And Jesus was not indifferent to them. Jesus remained with them, communicated with them, kasi gusto niya magbago pa rin sila. Ano po ang sabi ng Proverbs 24 verse 17? Do not rejoice when your enemy fall, and do not let your hearts be glad when they stumble. Minsan, pag meron tayong kaaway, nagdarasal tayo o nag-iisip tayo, paano siya masaktan? Paano tayo makakapaghiganti sa kanya? Pag nakikita natin siya
Nangigigil tayo. But please, my dear friends, resist the urge to pray and to desire the destruction of others. Why? Because there is no grace in taking revenge. There is no goodness in trying to destroy other people. Wala kang mabuting mapapala kung ikaw ay maghihiganti. Walang mabuting bunga kung magnanasa kang mapabagsak o masaktan ang kaaway mo. A more blessed life is the way of Jesus, to pray and to love our enemies. Tandaan niyo po yan. Do not ever, ever pray and desire for the destruction and death of your enemies. Gaano pa sila kasama, anak pa rin ng Diyos yan. Galing pa rin siya sa Diyos. Biyaya pa rin siya ng Diyos. Kaya nga, imbis na naisin mo ang kanyang pagbagsak, pagdasal mo ang kanyang pag-angat. Imbis na pagdasal mo na siya'y mawala, pagdasal mo, siya'y magbago. Siya'y mas mapalapit sa Diyos. Siya'y mapabuti at maging banal.